Hallelujah! Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Pagbati po ng isang pinagpalang araw sa ating lahat at nawasan man po kayo naroon ngayon, ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumagana po sa atin. Salamat sa Panginoon muli sa isang oportunidad na makapag-aral tayo ng Kanyang salita. Kaya bago po tayo mag-umpisa, mga kapatid, hinihikayat ko po kayo na i-share po itong ating live stream sa ating mga social media accounts at i-share nyo po sa inyong timeline sa Facebook, sa story, sa mga group chats natin, sa Messenger o anuman pong platform. Nang sa ganun ay maging pagpapala itong salita ng Diyos sa iba nating mga kapatid. At alam natin na napakalaking bagay nito, lalo na po sa atin dito sa Pinas na kada umaga gumigising tayo na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos na siyang gabay ng ating buhay at nagtutuwid ng ating buhay. Amen po ba? So ngayon pong umagang ito, kung nandyan na kayo, i-type nyo po sa baba na ang mga salitang ito, type nyo po sa comment section, napakabuti ng Panginoon. Praise God. Again, type nyo po dyan, napakabuti ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa nagbigay sa atin muli ng bagong buhay ngayong umagang ito. Ang ating pong devotion ngayon ay nagmumula po dito sa Door of Faith Church, District 6, dito po sa Calamba, Laguna. Salamat sa Diyos. At ngayon pong umagang ito, ang pag-aaralan natin ay kaugnay sa tema po na ibinabasa atin bilang Door of Faith Church ngayong taong ito. At kung hindi naman po kayo taga Door of Faith at kayo taga ibang fellowship ay ito po din ay para sa ating lahat, generally speaking, bilang mga Kristiyano. Ang tema po natin ngayong taon ay yung tinatawag na put on the full armor of God. So makikita natin sa Efeso. At alam natin, pag ito'y pinag-uusapan, may patungkol ito sa digmaan. At ang kalaban natin ay hindi tao, ano po, hindi yung ating kapatiran, kundi alam natin ang laban na binabanggit dito ay labang espiritual. At alam nyo po, isang bagay, para tayo ay manalo, dapat alam natin sino yung kalaban natin, ano yung kanyang ginagawa, paano siya kumikilos, at paano natin siya matatalo. Madaling matalo mga Kristiyano sa kanilang pamumuhay bilang mga tinawag na anak ng Diyos. Dahil una, ignorante sila kung paano kumikilos ang kaaway, at minsan kahit alam na nila, ay talagang pinipili pa nila na yun ang sundin. Ngunit ngayong umagang ito, ating pag-aaralan ng ilang mga bagay, paano ba natin madadaig o paano natin matatalo ang kaaway. Kasi hindi ito kagaya ng mga tao na nakikita natin, itong mga kalaban natin na hindi natin nakikita. So ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayong umagang ito is defeating the unseen enemy. Defeating the unseen enemy. Paano ba natin matatalo itong kalaban na hindi natin po nakikita, ano? Kaya salamat sa Panginoon, tayo po ay magpatuloy. Ito po ang ating talata, Efeso Kapitulo 6, talatang Gs. Ang sabi po riyan, at bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitan, pangdigman na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan niyo ang mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao kundi ano daw po? Masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. So maliwanag po mga kapatid, may labanang nagaganap. Hindi tayo nabuhay bilang Kristiyano na dapat magpa-banjing-banjing at magpa-relax-relax lang mga kapatid. Nung tayo ay nakatanggap ng kaligtasan mula sa Panginoon, meron pong kaakibat yan na responsibilidad at pagiging palaging handa, dahil hindi rin titigil ang kaaway na tuksohin, linlangin ang mga anak ng Diyos. At ito po ay digmaan na dapat natin na talagang palagi tayong handa at palagi tayong hindi tinatamad na gawin yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin. Kasi sa panahon na tayo tamarin na magbasa ng salita ng Panginoon,
yung panahon na tayo tamarin sa pananalangin at sa mga bagay na patungkol sa Diyos, sa ating relasyon sa Panginoon. Alam niyo po, diyan uumpisa unti-unting pagbagsak dahil po bakit? May labanan pong nangyayari in the spirit realm. So, basahin nga po natin muli yung teksto sa English para mas lalo nating manamnam ano po yung naisabihin ng Panginoon. Sabi po niya dyan, a final word, be strong in the Lord and in His mighty power. Amen? Be strong in the Lord and in His mighty power. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against the strategies of the devil. Mga kapatid, kung ang buhay natin Kristiyano, hindi natin naayusin, hindi tayo organized, ang gusto lang natin magbasa ng Bible kapag gusto lang natin, wala tayong stable prayer time, parang tira-tirahan na lang lagi si Lord. Tandaan ninyo, daig tayo ng mga demonyo, meron silang strategies, nagpaplano sila, pinagpaplanuhan nila mga Kristiyano. Andyan po ba kayo? Ba't nila pagpaplanuhan yung mga hindi na, yung mga hindi pa Kristiyano o wala pa sa Panginoon? Eh, kanila na yon. Sino yung ginagamitan nila ng mga strategies? Tayo yon. Iniisip nila paano tayo mapapabagsak, paano niya tayo mapapatumba. Ngunit ngayon ay pag-aralan natin ano ba yung mga strategy na ito at paano natin madadaig ang diablo. Sabi pa nga dyan, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Okay? So mga kapatid, makikita po natin dito, may labanan ng gaganap. Kaya nga po, maging matalino tayo. Dapat hindi tira-tirahan na oras lang sa Panginoon. Dahil meron talaga mga nagaharing mga masamang espiritu sa himpapawid. At hindi dapat tayo magpapetik-petik. Amen? So, sino ba itong kalaban natin? Tingnan muna natin ang mabilisan. Who is Satan? Sino ba itong si Satanas? Tawag sa kanya ng Biblia, siya ay kaaway ng Diyos, the enemy of God, the accuser. Ang mismong ibig sabihin ng pangalan niya ay talagang ia-accuse ka niya o talagang ikaw ay sasabihan ng mga bagay na ginawa mo noon. Pero ngayon, dahil nasa Panginoon ka na, pag humingi ka ng tawad sa Diyos at ikay naging anak na ng Panginoon, sabi ng Biblia, yung lahat ng record ng kasalanan mo hindi lang pinatawad kundi nabura na. So mga kapatid, huwag tayong papalinlang kay Satanas kasi yan ang kanyang trabaho, linlangin ang linlangin ang mga anak ng Diyos. Ito pa, sabi, he's the adversary, yung talagang kasalungat. Wala siyang gagawin kundi salungatin yung mga bagay na talagang sinasabi ng Diyos sa atin at ang laging ipangungudngod sa iyong kaisipan ay yung mga kahinaan mo, yung mga kakulangan mo, mga kapatid. Sa biyaya ng Panginoon, nung tinanggap natin ng salvation, yung tinanggap natin ng kaligtasan, kumpleto na yon. Ano po? Nasa atin ang kaligtasan ng Panginoon. Nasa atin ang banal na Espiritu. Ang biyaya ng Diyos ay nasa atin na siyang magsasabi ng hindi. Magbibigyan tayo ng kapangyarihang magsabi ng hindi. Sabi po ng Titus chapter 2 yan. Sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Kaya, may mga ilang bagay na biblical na prinsipyo po dito. Paano ba natin magagapi? How to defeat the unseen enemy? Number one, surrender to God. Type nyo nga po dyan, surrender to God. So anong ibig sabihin nito? Basahin muna natin ang talata na nagsasabi dyan, Santiago 4:7, kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang Diablo at lalayo ito sa inyo. So, hindi muna sinabing labanan ng Diablo, kundi meron munang sinabing labanan, magpasakop kay Sir Diyos. You surrender yourself to God. Magpakababa tayo, talagang ang ating buhay pasakop sa Diyos. Kasi paano tayo lalabanan ng Diablo kung tayo ay nakasuko sa Panginoon at siya ang nasusunod sa atin? Ang problema po natin, ano gusto natin na ang gawa ng kaaway ay lumaya sa ating buhay pero tayo ay merong pagmamalaki pa sa Diyos o tayo ay hindi sumusuko sa Panginoon. Ano po, huwag natin bigyan ng hold ang kaaway sa atin. Kailangan ng buhay natin, tiyak natin, nakasakop sa Panginoon na ang ginagawa natin ay kalooban ng Diyos at hindi yung kalooban natin. Hindi natin pwedeng ipa-approve sa Panginoon yung mga bagay na hindi niya kalooban at sabihin natin, Lord,
Samahan niyo nga po ako. Hindi, sana sabihin natin, Lord, manguna po kayo at ako ang sasama kung saan kayo magpunta. Ang gusto kasi natin, samahan na lang tayo ng Diyos sa gusto natin. Kaya doon nakakagawa ang kaaway kapag tayo ang nasunod sa ating mga naisin at hindi ang Panginoon ang nangunguna. Hindi po ba ganun yung pattern na tinuro ni Jesus sa atin na panalangin, Thy kingdom come, Your will be done. Ang kalooban niyo pong masunod. At hindi yung kalooban natin, tinawag pa natin siyang Diyos kung tayo lang din ang masusunod. Amen? Kaya dapat ipasakop natin ang ating sarili sa Panginoon. Pangalawa, paano natin malalabanan si Satanas after natin magpasakop sa Diyos? Nandun na po, no? Number two, resist the devil. So sa talagang kaaway ay ating ire-rebuke at paaalisin sa ating buhay. No? Kaya ibig sabihin yan, sundin mo muna ang kalooban ng Diyos. Pero kung nilalabanan mo ang kaaway at nire-rebuke mo siya, pero hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos, wala rin mangyayari. Kaya dapat, ano muna yan eh, tinitignan mo yung sarili mo, nasa kalooban ka na ng Panginoon ba? Mas matakot ka kung parang wala kang kaaway na nararamdaman sa paligid kasi kampi na pala kayo. No, yun eh. Tandaan ninyo, si Satanas hindi siya magpapakita sa pangit na anyo. Hindi siya magpapakita sa atin saan yung paniniwalaan natin siya ang kaaway. Palagi siyang gagamit ng anumang kahinaan natin o yung mga gusto natin. Kakampihan niya tayo sa gusto natin at sasabihin niya yung mga bagay na hindi makakasakit sa ating damdamin na hindi kalooban ng Diyos. At pagdating sa dulo na kapag ika'y nagkamali, biglang ikaw ang sisisihin niya. Ganyan siya eh. Biglang tayo, o di ba sabi ko sa'yo mahina ka, pero ang totoo, nagpadala tayo sa kanyang bulong. Nagpadala tayo sa kanyang mga taktika. Hindi siya magpapakita ng may sungay na may buntot. Hindi niya gagawin yun kasi alam natin na pag nakita natin siya sa ganun form, i-rebuke natin siya. Magpapakita siya sa mga panahon na talagang kaakit-akit sa mata, masarap sa pakiramdam. Nakuha niyo po ba yun? Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos, kailangan alam natin yung mga kagamitang ito na pinapasuot sa atin sa Efeso 6:13. Kaya gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa ninyong makipaglaban. At pagkatapos ng pakikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. Purihin ng Panginoon. Alam ninyo ang patunay na nasa atin ng Diyos. Kapag tayo may mga pinagdadaan ng pagsubok, hindi tayo pahina ng pahina kapag napagtatagumpayan natin yung pagsubok. Pagkatapos ng laban, nakangiti pa rin tayo, nagpapatuloy tayo, hindi yung pagtatanungin ka, kamusta ang spiritual ng pamumuhay? Ito na naman, lagi akong bagsak, lagi akong ano. Alam niyo po mga kapatid, yes, we are not perfect. Hindi pa tayo perfecto. Pero kapag laging ang ina-amplify mo yung kahinaan, yung mga pagkukulang mo, alam mo, yan yung panahon na ang kaaway nakakagawa sa atin. Why not amplify the grace of God in you? The Holy Spirit that's in you. Yung full armor of God, aralin nyo yan. Ako, may isang taon tayo na makakarinig ng buong sermon yan. Yung helmet, yung breastplate, binigyan tayo ng mga kagamitan at higit lalo yung banal na espiritu na nasa atin. Amen. Purihin ng Panginoon. Yung banal na espiritu na nananahan sa akin, sabi ko nga, isipin natin, nasabi doon sa Roma Kapitulo 8, di po ba? Nang banal na espiritu na nakatira sa atin ay yung espiritong bumuhay kay Jesus mula sa mga patay. At alam natin, sinasabi ni Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 15, kung walang pagkabuhay na maguli ang Panginoon, walang kwenta yung ating pananampalataya. At bakit ba nabuhay na maguli ang Panginoon? Dahil sa kapangyarihan ng banal na espiritu. At yung banal na espiritu na yon na nagpatunay ng ating pananampalataya dahil nabuhay na maguli ang Panginoon mula sa mga patay, ay nananahan sa atin. Nasa atin, mga kapatid. Amen. Kaya, isipin natin mabuti ito. Labanan natin, nasa atin ang armas. Ang tawag ng Biblia sa iyo, sa atin, higit pa tayo sa mananagumpay, huwag tayong magpapadala sa bulong ng Diablo. Kaya dapat lagi nating suot
yung turbante ng kaligtasan o yung helmet of salvation, ikaw ay iniligtas ng Panginoon. Ikaw ay sa Panginoon na. Yung banal na Espiritu, idineposito na sa iyo. Sa Efeso Kapitulo 1, talatang 13 na kalagayan, 14. The Holy Spirit is a guaranteed deposit inside us. Pag-deposito, ibig sabihin, wala nang ibang pwedeng bumili noon dahil naka-deposito na. Tama po ba? So the Holy Spirit, yun ang katunayan na dadating ka hanggang langit dahil gagabayan ka ng Espiritu Santo. Gagabayan tayo ng salita ng Diyos at ang lahat ng tunay na anak ng Diyos at ginagabayan ng banal na Espiritu ay makikinig sa salita ng Diyos. Amen. Kaya sa pangatlong bagay, paano natin madadaig ang kaaway? Number 3, be on guard. Palagi tayo maging handa. Unang Pedro 5:8, humanda kayo't mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Ang problema sa atin ay yung pagiging kampante o minsan nagiging tamad. Minsan di tayo mapapabagsak ng mga sari-saring problema. Hindi tayo napapabagsak ng talagang tapat na tapat tayo sa Panginoon. Alam niyo, kailan lang tayo bumabagsak? Kapag ginagawa na nating pangalawang Panginoon, sapat na yon para bumagsak tayo at katamaran natin ang mga bagay na patungkol sa Panginoon. Minsan pinipili na lang natin eh. Pero alam natin na dapat ginagawa yon. Ano po? Yung pananalangin. Basic lang po, pananalangin, pagbabasa ng Biblia, fellowship. Kamusta po yung ating relasyon? Kamusta yung quality ng ating relationship sa Diyos? Hallelujah. Yung naging kampante ka, napakadelikado nun. So, kailangan sa lahat ng panahon, handa tayo. Napakarami pong talata sa Biblia na nagsasabi ng patungkol dapat sa pagiging handa dahil anytime, napakalapit na pong dumating ang Panginoon. Alam natin yung 10 virgins. Alam din natin na yung mga sundalo ni Gideon from 32,000 naging 10,000 at yung 10,000 na yun tinest. Di po ba 300 lang yung natira? Ano pong ginawa ng 300? Uminom ng gamit ang kamay. Ano po, yung 9,700 na sundalo, uminom na parang aso. E pag uminom ka na parang aso at dinuldul mo lang yung iyong mukha doon sa ilog, hindi ka magiging handa nun, hindi mo makikita yung kalabang parating. Yung 300 po na natira na kasama ni Gideon na sundalo ay uminom gamit ang kanilang mga kamay. Sinalok po yung tubig na ibig sabihin, nagpapakita na kahit sila yung umiinom, alam nila na sundalo sila at kailangan nila maging handa. Hindi yung uhaw lang yung kanilang iniisip na talagang kung uhaw na uhaw nga naman sila, talagang susubsob na sa tubig. Pero hindi ganun. Ginamit ang mga kamay dahil iniisip nila, o sige, iinom ako, pero handa pa rin ako para pag may kalaban, hindi ako basta maatake. Tayo ba mga kapatid, sana kung meron man tayong ginagawa sa araw-araw nating pamumuhay, tandaan natin na Kristiyano tayo. Palagi tayong handa. Hindi natin hinuhubad yung ating pagkakristyano pag tayo lumalabas ng bahay o ng ating simbahan. Hindi po. Nag-aaral ka man, nagtatrabaho ka, dapat alam mong Kristyano ka, lagi kang handa. Amen? Anytime the Lord will come back soon. Soon. Ano po, purihin ng Panginoon at inaantay natin yung napakadakilang ano na yan, event na yan. Amen? Kasi po, pag tayo tatamad-tamad at hindi tayo naging handa at lalo na hindi natin ginagawa yung pinapagawa ng Diyos sa atin, alam po natin yung nangyari dito sa storya na to. Ano po? Yan, kita nyo ba yan? Si Haring David at si Bathsheba. Nung si Haring David ay hindi niya ginampanan yung kanyang dapat gawin bilang hari, doon po siya nagkaroon ng kaaway ng panahon para siya ay tuksohin. Unang Samuel 11:1, sabi po riyan ang panahong pumupunta ang mga hari sa digmaan para makipaglaban. Hindi sumama si David at nagpaiwan lang siya sa Jerusalem. So dapat andun siya eh, task niya yun bilang hari. At nung hapon na yun, sang hapon, bumangon si David at naglakad-lakad sa patag na bubunga ng palasyo habang nakatingin sa ibaba. May nakita siyang isang magandang babaeng naliligo. Patay. At alam na natin yung storya. Hindi lang naging mangangalo niya si David, naging murderer pa dahil pinaset up yung asawa ni Bathsheba sa digmaan. At
To make the long story short, basahin niyo po inyong Bible at ayun na nga ang nangyari. Sinipingan niya si Bathsheba kahit may asawa na at nagkamali talaga si David. Kaya sinulat niya rin po dito sa Psalm chapter 19 verse 13. At nawa maging prayer po natin ito, no? Sabi po riyan, ilayo niyo rin ako sa kasalanang sadya kong ginagawa at huwag niyong payagan na alipinin ako nito para mamuhay akong ganap at walang kapintasan at lubos na lalaya sa maraming kasalanan. So mga kapatid, sabi, sadya na kasalanang sadya na ginagawa at huwag payagan na alipinin ako nito. Ibig sabihin, hindi ito isang tao na nagsasabi sa Diyos na, O Lord, alisin mo ako dito, ha? O Lord, alisin niyo po ako dito, ilayo niyo po ako, at huwag niyo pong payagan alipinin ako nito. Pag nagpe-pray ka, humahakbang ka din. Humahakbang palayo. At humihiling ka sa Panginoon na kasi sinasabi mo, Lord, hindi ko po kaya kung ako lang. Kailangan ko po ng tulong at lakas niyo. Ilayo niyo po ako dito. At ikaw, lumalayo ka naman. Hindi, ilayo niyo po ako dito pero nakatigil ka rin doon. At lumalapit ka pa. Hindi ganun yun. Kaya, ang sabi dito sa verse 14, ang sunod na sinabi niya, ay, sana'y maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, ang aking iniisip at sinasabi, kayong aking bato na kanlungan at tagapagligtas. Amen? Lumayo ka na. Prevention is the best, mga kapatid. Ready ka lagi. Pag ikaw ay handa palagi, aba, pag nakita nung halimbawa, tinitiktikan yung bahay mo na magnanakaw at nakita nila na talagang ikaw ay matyag na matyag at nilalak mo yung mga gate at talagang inaayos mo yung... Eh, hindi ka nanakawa nun. Pero pag nakita nung magnanakaw na hindi ka maayos sa gamit, iniiwan mo laging bukas ang gate, target ka. Diyan ba kayo? Laging maging handa. Type nyo nga dyan, laging maging handa. Comment nyo dyan. Alam nyo isa pa, mga kapatid, para hindi na kayo makagawa ng bagay na matukso ng kaaway, eto lang yan, parang ganito yan eh. Hindi magkakaroon ng laban kung hindi ka papasok sa ring. Ulitin ko. Hindi magkakaroon ng boxing, ng labanan, kung hindi ka papasok dun sa ring. Unawaan? So kung hindi ka pupunta doon sa alam mong matutokso ka pa, eh ba't ka magkakaroon ng labanan? Kung alam mong matutokso ka doon, naalala ko isang tatay po natin dito sa ating iglesia, sa ating simbahan. Talagang kahit daw na umikot siya ng malayo nung siya ay bagong Kristiyano, wag lang maalok ng mga kaibigan dahil alam niya na baka hindi niya matanggihan. Umiikot pa siya ng malayong malayo pa uwi sa bahay nila. Sabi na, Pastor, umiikot pa po ako. Di baling ilang minuto pa ang i-google ko na ako'y maglakad papunta bahay. Wag lang ako makadaan doon sa mga kaibigan ko na nagiinuman. At ngayon, matagal na po siyang mananampalataya at kahit alukin siya ng kahit na mga kamag-anak niya, mga tsuhin niya, sinasabi niya, hindi, Kristiyano ako. Alam ko kung sino ako. Praise God. Nandiyan po ba kayo? Salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Kaya ang sabi po ng salita ng Diyos na kuhanin natin sa aklat naman ni Pedro, Kapitulo 5, talatang 9, patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Maikling panahon lang ang paghihirap ninyo. Pagkatapos ito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay ninyo. Mga kapatid, nandyan po ang Diyos na tutulong sa atin, patatagin natin ang ating pananampalataya. Kailangan matatag yung ating pananampalataya, tatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, pagbabad sa kanyang presensya, at hindi ikatatatag ng pananampalataya natin ang masyadong panonood ng telebisyon, ng mga kung ano-anong K-drama, ng mga kung ano-anong mga palabas, pagbabad sa cellphone. Hindi tayo patatatagin yan, pahihinain tayo yan at tutulungan pa natin si Satanas na tayo'y bumagsak. Eh minsan tayo rin talaga may problema eh. Sa mga ganyang paraan at pag-uubos ng panahon sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, tinutulungan natin si Satanas na lalo tayong pabagsakin. Amen? Kasi tutulungan tayo ng Diyos, pangako niya yan, ayan o. At siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo dahil siya ang pinagmumulan ng lahat
ng pagpapala. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Pang-apat po, type ninyo. Alam nyo, isa ito sa dapat nating matutunan. Forgive and move on. Sabi nyo nga, type nyo dyan, forgive and move on. Sa pala itong taktika ng kaaway na mapagpapabagsak sa isang Kristiyano kapag hindi tayo nagpapatawad. Ang sabi po dyan, ikalawang Korinto, 2:11. Nararapat lamang na magpatawad tayo para hindi tayo madaig ni Satanas. Alam naman natin ang mga binabalak niyang masama. Dito po kasi konting background lang na mabilis. May tao po kasi dito na matindi na yung immoralidad na ginawa niya, yung kasalanan na ginawa. Mababasa natin yan sa 1 Korinto Kapitulo 5 na yung immoralidad talaga, sexual immorality yung kanyang ginawa. Eh yung iba hindi mapatawad eh. Siguro talagang sinasabi nila pag nakikita nila, ano ba yan? Kristiyano yan. Ano yung mga naninismis? O tawag nga nagmamarites daw. Ayan, yan yung ano, tas galit na galit at talagang kinokondem nila. Alam nyo po, pag hindi tayo natutong magpatawad, yan yung mga gustong-gusto ni Satanas. Nakaabang po si Satanas sa mga taong di nagpapatawad. Kasi, mga kapatid, kapag di tayo nagpatawad, parang ang sinasabi natin, aba, galit na galit tayo sa taol at talaga iniisip natin. Para tayong umiinom ng lason at ang inaantay nating mamatay ay yung kagalit natin. At alam nating hindi ganun yun. Ang hindi pagpapatawad o ang galit ay tayo ang talagang unti-unting lalasunin nito. Kaya ang Panginoong Hesus, seryoso siya dyan eh. Diba sabi niya sa Mateo 5:23, kaya kung nasa altar ka at nag-aalay ng iyong handog sa Diyos at maalala mong may hinanakit sa iyong iyong kapatid, sabi niya dyan, iwanan mo muna ang handog mo sa harap ng altar, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. So mga kapatid, kita natin, kahit na ano pang ialay mo, milyones, mga lote, lupa't bahay, mga sasakyan, pero kapag may kagalit ka, hindi ka nagpapatawad, hindi tatanggapin ng Diyos ang iyong kaloob. Kaya makapatid, magpatawad ka na. Lagi nating naririnig ito, kung ang Diyos nga nagpapatawad, tayo pa kaya? Amen? Pinatawad nga tayo ng Diyos kahit na wala siyang mahihita sa atin kung mapatawad niya tayo. Tama po ba? Ano bang maging ganan siya ng Diyos kung patawarin niya tayo? Wala naman. Walang mawawala sa kanya bilang Diyos. Magiging Diyos siya kahit wala tayong lahat. Mananatili siyang Diyos kahit wala tayo. Pero napakasagana ng habag at biyaya ng Panginoon. Kaya kung gusto mong matalo ang diablo sa buhay mo at wala siya maging hold sa'yo, magpatawad ka. Amen? Lastly, last point na po ito. Dapat alam mo yung kanyang pupuntahan. Know his destiny. Kasi ang palagi niyang ia-accuse sa'yo, yung mga nakaraan mo. Basahin po natin itong quote na ito. If Satan reminds you of your past, remind him of his future. If Satan reminds you of your past, remind him of his future. Ano po ba ang kanyang future? Pahayag, 20, talatang 7. Pagkatapos sa 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan at lalabas siya at dadayain ng mga bansa sa buong mundo na tatawaging Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at sasama sa pakikipagdigma sa mga mananampalataya at ang matitipon niyang mga sundalo ay kasing dami ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang bilangin. Dami niyan. At ang sabi, kakalat sila sa buong mundo at paliligiran nila ang kampo ng mga banal at ang pinakamamahal na lungsod. Pero pauulanan sila ng Diyos ng apoy mula sa langin at mamamatay silang lahat. Tingnan niyo ang kanyang kahantungan. At si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusan, pahihirapan araw gabi, magpakailanman. Iyan ang kanyang destinasyon. No? Kung ipaalala sa iyo ng kaaway ganito ka, sabihin mo, ako'y tinubusan ng Panginoon, tapos na, pero ikaw, Satanas, nakatalaga ka doon sa impyerno. Sa dagat-dagatang apoy,
Hindi siya yung parang hari doon na nakaupo sa trono na inuutusan yung mga demonyo na saksakin, patayin ng mga ganito, pahirapan yung mga Kristiyano na o yung mga Kristiyanuhan dito sa lupa noon. No, pahirapan yung mga tao na hindi kumilala sa Panginoon. Kasi alam niyo ba, may mga Kristiyanuhan na doon pupunta. Yung tunay na Kristiyano, langit ang punta noon. Pero kapag wala sa Panginoon, yung mga tinatawag ni Timoteo, no, yung sulat ni Pablo kay Timoteo, yung pinapakita nila maka-Diyos sila sa labas pero walang kapangyarihan, ibig sabihin talagang hindi dumating yung tunay na kaligtasan sa kanila. Sila yung mga nagpanggap lang, hindi nila naranasan yung tunay na pagkabuhay ng kanilang kapanganakang muli, yung kanilang espiritu na patay dahil sa kasalanan. Kaya mga kapatid, si Satanas ay nakatalaga na talagang maimpyerno. Di ba po, sabi sa Isaiah, siya ay nahulog mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala sa umaga, ibinagsak ka sa lupa, ikaw na nagpasuko sa mga bansa. It talks about Lucifer. Kaya mga kapatid, diyan natin gamitin yung ating authority, hindi sa mga pagkamkam sa mga kotse, gusto natin bahay, sinasabi na in Jesus' name, no, ginagamit nating magic word. Hindi, yung authority natin, binigyan tayo ng authority ng Panginoon, Luke 10:19. Diba? I have given you authority to trample on snake and scorpions and to overcome all the power of the enemy and nothing shall hurt you. Amen? Hindi tayo nakakakita ng isang boksingero na iyak ng iyak pag sinuntok at para bang walang kapag-apag-asa. Hindi, bumabanat siya pabalik. Lalong nasusugatan mentras tumatapang dapat. Amen? Kaya mga kapatid, maging matalino tayo na si Satanas ang ating kaaway at hindi ang ating mga kapatiran. Hindi tayo makakapagtagumpay kung mali ang kinakalaban natin. When we fight the wrong battle, akala natin ang kalaban natin ating kapatiran, asawa mo, anak mo, kumpanya mo, o kahit gobyerno. Tingnan nyo nga yung mga mananampalataya. May nakita ba kayo na kahit pinapahirapan sila ng mga Romano o ng gobyerno ay sama-sama nilang nananalangin at sinabing ibagsak ang gobyerno? Hindi. Walang ganun sa Bible. Dahil hindi sila ang kalaban natin. Si Satanas ang kampo ng kaaway, ang kalaban. Kaya, mga kapatid, huwag na tayong magalit pa sa, sabi nga kanina, di ba, mag-forgive ka na, huwag tayo magalit pa sa mga kapatiran o saan man. Alam nyo, ang pinakamatinding rebuke na pwede nating masabi ay yung sabihin natin sa Panginoon, Lord, kalooban nyo na pong masunod. Alam nyo, ayaw ng kaaway yan. Kasi nga, ang gusto ng kaaway ang masusunod, yung gusto mo at kalooban mo. At yun yung gagamitin niya para ilayo ka sa Panginoon. So, salamat sa Diyos. Mga ilang bagay lang po yan at maging matalino tayo, no? Gusto ko lang po magtapos sa talatang ito para tayo ay patuloy na lumakas at malabanan natin ang gawa ng kaaway. Mag-dwell tayo sa salita ng Panginoon. Mag-dwell tayo sa presensya ng Diyos. Naalala ko ang talatang ito, Salmo 91, talatang 1. Ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Kung tayo nasa lilim lagi ng pakpak ng Panginoon, ano po, itong mga bagay na ito, no nga po yung una, kailangan mag-surrender tayo sa Panginoon, surrender to God. Pangalawa, tayo ay mag-resist sa devil, talagang labanan natin ang kaaway. Pangatlo, tayo ay maging handa, be on guard. Pang-apat, ano po yun? Tayo ay hindi dapat na nagkikimkim ng sama ng loob, be forgiven, move on. And panglima, know his destiny. Kapag pinapaalala niya sa atin yung ating mga kahinaan, tayo pinatawad na ng Panginoon, biniyayaan ng Diyos, at sabihin ano sa kanya na tayo ay tinubosan ng Panginoon at ang kanyang destinasyon ay ang dagat-dagatang apoy. At hindi siya dapat paniwalaan dahil siya ay ama ng kasinungalingan. Amen? Kaya ngayong umagang ito, tayo manalangin at magpasalamat sa Panginoon sa kanyang salita na ating natutunan. Lord, we thank you for today. Salamat po, Panginoon, dahil lagi kayo nandyan na nagpapaalala at nagtuturo sa amin ng mga bagay na dapat namin gawin
upang ang pagtatagumpay na ipinangako niyo sa amin ay makamit namin palagi, Panginoon, at taglay namin. Hindi kami madaya ng kaaway, at Panginoon, ang inyong pagsama at pag-iingat palagi namin taglayin sanman kami pumaroon, O Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga kapatid. At palagi naming taglayin at isuot ang baluti na ito na kaloob nyo sa amin. At ang banal na espiritu na nananahan sa amin ay palagi naming sundin, Panginoon. Palagi ang iyong kapuspusan ay umapaw sa amin ng iyong mga salita at ng banal na espiritu. Salamat po sa inyo, sa inyong lahat ng kaluwalhatian, Panginoong Jesus. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Muli, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, sa Diyos ang lahat ng papuri.